Shalom, talmidim! Ang ating pag-aaralan para sa araw na ito ay ang mga final form na kung tawagin sa Hebreo ay sofit, na galing sa salitang ugat na sof, na ang ibig sabihin ay final o dulo sa Tagalog. Dito galing ang salitang yamsuf o ritsi, na kung saan dito tumawid ang mga Israelita sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh upang ipakita sa mga Israelita na si Yahweh ang lumalaban para sa kanila. Ang letrang Hebreo ay kakaiba kumpara sa mga ibang letrang ating napag-aaralan. Mayroong 5 letra ng Hebreo na kapag ito ay nasa dulo ng mga salita, nagbabago ang kani-kanilang mga anyo. Common Fats Letters ang tawag dito na pinaikling mga letra nila K, Kaf, M, Mem, N, Nun, P, Pei, Ts, Tsadi. Sila ay nagbabago kapag sila ay nasa dulo ng mga salita. Sila ang mga letrang sofit. Kung ating mapapansin, ang mga letrang sofit ay nag-iiba at tumalagpas ang mga letra pababa. Si Kaf ay dumediretso pababa na may tunog na kh, kh. Si Mem naman po ay tumutuloy pasara. Walang nagbago sa tunog ni Mem. Mm. Mm. Si letrang Nun naman po na may tunog na mm. Mm. ay tumutuloy din pababa. Ganon din si Pei, tumutuloy din siya pababa. Ngunit ang tunog niya ay magiging at si Sadi ay tumutuloy din pababa na may tunog na at sa susunod nating pag-aaralan ay ang mga bigat ke fat letters. Sa ngayon, ito po muna ang ating pag-aaralan. Nawa sa inyong pag-aaral ay magkaroon kayo ng sipag at kasiyahan. Balang araw, ito ay magagamit ninyo sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos upang malinaw ninyong maintindihan ang mga salita ni Yahweh at makapagbigay tayo ng papuri at kaluwalhatian. Bishim Yeshua HaMashiach. Yivarech Elohim Otcha. Shalom Aleichem.